Magandang gabi, mga kapakpak, no? And kanoks, halina, samahan nyo tuloy ako sa ilang minutong pag-uusap na naman na siguradong may makakapulutan tayong makabuluhan at may saysay na mga bagay at dunong na pwede nating gawin sa ating mga pets sa tulong ng kanin. So, mga kapakpak, kabalahibs, no? Kanoks. Ito, marami na to sa atin na nagsasabi na nagtatanong na rin. Boss Jay, ano nga ba ang sarili mong dunong o iyong gawi na ginagawa para naman ang sa ganon makuha namin ang nais naming resulta sa bias sa likas na pangangatawan ng aming mga alam para nang sa ganun masigurado namin ang kanilang kahandaan. So, sasagutin natin yan at ibabahagi natin sa inyo at ano ba ang pinagkaiba sa para sa mga ng pamamaraang kanin. At paano nga ba? At ano nga ba ang pwede natin gawin dito sa kanin para makatulong sa kanila? So, babalik ako. Pasok ko lang ang intro ko. Subscribing, share, pindot na! Nagbabalik po ang inyong Boss Jay. So, halika, kwentuhan na pagkwentuhan na natin ang regarding sa kanin. So, sasagutin ko naman yung iba no, na nagtatanong direktahan. Ano? Boss Jay, ano ba ang sekreto ng isang Boss Jay? Bakit pagdating sa nokma ay makikita mong napakaganda ng kanilang mga hipo ng pangangatawan at talagang nasisigurado sa akin ang kahandaan nila. Ano nga ba? Ika nga nila, gawain kaning lami ang gamit ko. So, uunahin ko lang muna ang buting nadudulot ng kaning lami para sa mga noxma natin, no? Para sa kanilang paghahanda. So, mapapansin nyo yung kaibahan nito, no? Na para doon pagkakaiba ng gamit nito sa kanila. Pero may pagkakapareho. At the end, sasabihin natin yung pagkakapareho. Sa akin kasi mga kasama, ang ilogic muna natin, pag ang palay o ang bigas, binabad mo lang, mabagal ang kanilang pag-adapt o yung pag-absorb ng tubig para lumambot ang isang kaning bigas, di ba? Kung papansin niyo. Pero pag nilagay niyo naman sa mainit na temperatura, ang bilis niyang nakukuha yung tinatawag na tubig. So, logic lang yan. Hindi naman natin kasi kailangan pwedeng biglain ang katawan ng ating mga nokis, ng mga nokman natin, pag tayo ay nag-aalis ng Kaya sa amin, unang-una, syempre, yung tamang klasifikasyon, tamang pamamaraan natin sa paghahanda sa kanila. So, yun yung need natin gawin. And then, yung sa oras ng paghahanda, yung huling 5 araw nila, doon, kailangan magsalat tayo, no?
titingnan natin kung hapit na ba yung kanilang pangangatawan, maganda na ba yung kanilang hubog. So, sa akin mga kasama, kanin, the best yan. Kung sa tao nga, napakaganda yan. Kasi ika nga, ang kanin, napakataas niya. No? Ang ganda niyan, kung yan ang kailangan natin. Mabigat, kumbaga, mabigat yan sa piyan. Pero maganda yan, mag absorb o mag ano na mga tubig saka excessive na taba. Sa tao naman iba yan. Kapag sobra naman tayo diyan, no? Na maaari makadulot ng pagtaas ng ating tawag dito ng ating presyon. And then of course yung tinatawag natin na paglobo ng katawan sa tao. Pero sa kanila iba. Sa nokma, hinihigop nila yung sobrang katubigan at syempre yung sobrang taba. Hinihigop niya yan. Inaalis. So, nasa ganun, nakokontrol natin yung pagbibigay natin sa kanila ng tinatawag na moisture. So, yun yung kung bakit. Pero hindi kailangan silang binibigla, no? So, dahan-dahan, kaya nga 5 days kami. Kasi, on the first day ng last 5 days nila, nagkahalo na kami, nagbabawas kami ng regular na ginagamit namin, then nagdadagdag kami. Alam ba, kinulangan namin ng 10, papalit namin 10 grams din ng kanin. So, ganun. Hanggang sa ikatlong araw, maipalit na namin sila ng todo. So, talagang ang halo na lang namin dyan, na iiwan na lang dyan, is yung mais saka kanin. So, ano ba ang pagre-ratio namin nun? At least 50-50. And then, in-observe namin. Kasi, wag naman hong masyado. Observahan nyo lang. Wag kasing masyadong ano. Wag masyadong, makikita nyo naman yan eh. Baka tumigas bigla kasi yung kanilang texture ng katawan. Wag ganun. Kapag nakikita nyo medyo nagbabago yung salat, nagdagan nyo ng regular bawas naman kayo ng ginagamit nyo. Yung regular na ginagamit nyo. Then, bawas kayo ng kanin at mais. Ganun lang naman yun, mga kasama. So, makikita nyo, iba yung lakas na binibigay nila sa oras na nasa intablado sila. Kasi nga, mataas yan sa carb. No? Sobra. So, alam nyo naman, sa kanila, sa nokma, pag sa mataas ang naibibigay nating carb sa kanila at tama yung kanilang tubig sa pangangatawan, ay makakasahan mong bumabayo talaga ang bawat yan. Yung maayanin talaga ang bigay nilang performance sa intablado. Kaya napakaganda po niyan para sa akin. So, simula pa naman noon hanggang ngayon, no, talagang naging ano namin yan, pamamaraan na namin yan. Kaya nga si brother, nawa sumalangit ka naman, namimiss kita, brother Aymer, namimiss kita. So, isa yan kami na talagang yan yung pamamaraan namin. So, yun, simple na tawag dito na idea ang binigay natin sa mga kanoks, no? So, sa word naman, sa mga kapakpak naman natin, no? So, ito naman pagbibigay ng kanin sa kanila. Huwag kayong maniniwala dun sa matagal ng haka-haka o kasabihan, no? Na kumakalat kahit naman, no, hanapin nyo yan dito sa internets, no? Na kapag sabi, kapag bigas o kanin ang nakain ng ating mga alagang kapakpak, no? Eh, yung kanilang lagi yung ano to, butchi nila at na nagdudulot ng kapahamakan sa kanila, no? Mali. Hindi totoo yan. At totoo lang, isa yan sa magandang ibigay sa kanila during, no? During last 3 days ng paghahanda nila para i-load, yung last 2 days nila bugbugin nyo sila sa load niyan. Bigyan nyo sila niyan para makapag-impact sila ng carb kasi kailangan nila yan. Saka, syempre, protein. Ang suggest ko na ma-high pro na pwede natin ibigay sa kanila, dagdagan nyo sila ng
sunflower, no, saka barley, yan, so groom, mais, no, and para sa fiber, and then haluan nyo ng kanin. Pero yung luto, mga kasama, no, para mabilis nilang makuha yung yung kailangan nilang requirements ng carb. And then on the last day naman, bibigyan natin sila ng magandang tawag dito, magandang intake nila, na which is yun nga, kailangan maganda yung dami ng barley, ng mais, ng sunflower, konting sap, lagyan natin sa groom at munggo. Tip ko yan, yung last day nila, na, and then sagsagin nyo sila ng tubig, no, tubig with ito yan. So kailangan nila hitik sila doon. So sabihin na nga natin, electric sila doon, kailangan mabugbog sila doon, kasi yan yung huling baon nila sa malayuan nilang pagaspasan. So yan ang pinagkaiba, no? Yan ang pinagkaiba sa nokma at sa kapakpak natin. Mga kasama, pasensya na kayo kung medyo maingay yung ating aso, no? At least may background tayo. Sa kabila yan, eh. Hindi natin maawat yan. So, yun ang pinagkaiba nila. Sa nokma, gamit natin ang ating kanin para sa magandang imbaksyon nila ng lakas. Also, ganun din naman sa kapakpak, no? Lakas din ang inaano. Kaya lang, sa nokma kasi, isa yun sa pamamaraan ng pag-control din ng tubig nila. Halos, kaya makikita nyo yung last day ng intake o kapaghahanda natin sa kapakpak, yung last day, ubusugin na sila sa tubig, sa kanang electro, no? Electrolytes. And then, of course, yung magandang feeding, pagkain. So, ganon. Pasensya na kayo, mga kasama, at may dumating lang po tayong bisita. Kasi naputol tayo. So, yun nga, ang pagkakaiba nila, paras naman sila ng gamit, no? Para sa pagpapataas ng carb na papasok sa kanila. But, ang pinagkaiba lang yung pag-control sa kanila ng tubig. Kasi sa nokma natin is talagang solidong control. Sa kapakpak naman natin, talagang imamasid mo ang tubig sa kanila. Kasi yun ang baon nila. Pero alam niyo ba, may isa silang malaking tulong parehas sa nokma at sa kapakpak natin na hindi niyo ba alam? Pag ang aking mga alaga before nakaranas ng tinatawag na sapola, no? Maniwala kayo sa akin, tigilan nyo ang lahat, bigyan nyo ho sila ng kanin. Maniwala kayo, hindi ho magtatagal ang kanilang tinatawag na sapola, mawawala po yan. Yan po naman yung isang pinagkaiba naman natin sa tao. Kasi tayo, kapag tayo nasobrahan dyan, lolobo tayo. Pero sila, pag nasobrahan dyan, matatanggal hat ng excessive na taba nila o yung tinatawag na sapola. So, idea na naman kayo. So, marami na akong binibigay na idea sa inyo pang alis ng sobrang taba o sapola. Ayan nga isa yung tulong ng lemon, no? Yung pamamaraang lemon. Meron tayong previous videos niya, panoorin nyo na lang, and then paggamit na kanin. So muli, mga kasama, nawa nakabili na naman tayo ng panibagong idea sa inyo. At gaya ng sinasabi ko sa inyo, hanggat may oras ako o meron akong panahon, lahat ng nakikita ko sa paligid ko na ginagawa ko rin at ginagamit ko, na nakikita ko may magandang dulot, ibabahagi ko sa inyo. Hanggat sa muli, mga kasama,
tayo'y lagi magsama-sama dito sa channel po ng JRB Compadres Vlog TV. Kaya kayong mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo dahil marami at haba pa ang mga ibibigay nating mga makabuluhan at makamaysaysay ng mga kaalaman po na pwede kong ibahagi sa inyo. Gagawin ko yan. Kaya mga kasama, muli ito si Boss Jen, yung Mr. Natural, mag-iiwan na uli ng sakatagang compadres Vetmed Supply. Iba ang alagang compadres, gamot na natural, walang halong kemikal, kasanggamo sa lipad mo.